What up, Fabs? Welcome back to another vlog. How you guys doing? Ano nga ba ang feeling kapag nag-apply ka sa isang trabaho at ang nag-interview sa'yo ay nakilala mo sa isang online dating app na OkCupid, kung familiar kayo dyan. And kung bago kayo sa channel ko guys, don't forget to subscribe, hit the notification button para ma-notify kayo sa lahat ng mga video ko. So nakakatawa lang guys yung pangyayari, so let's start. Here we go. So nakilala ko nga siya guys sa isang online dating app. So matagal na kami nag-chat and nabanggit niya sa akin na nagwo-work siya sa isang call center company. So as of now, I'm still seeking for a job, and 5 months ago, I lost my job in Taiwan. What happened on Taiwan stays on Taiwan. So nag-aanap ako ng trabaho. So last Tuesday, pumunta ako ng Mall of Asia sa isang call center company. Nag-apply ako doon. And na-mention ko rin sa kanya before na mag-apply ako doon sa company niya. So sinabi niya sa akin, it's okay, but I'm not the one who will interview you. Sabi niya sa akin, hindi siya yung mag-interview sa akin kasi syempre baka maging awkward yung situation because hindi ko pa siya nakikita on that day lang. So moving forward, then yun nga, hindi ko naman inaasahan na pagdating ko doon, siya lang yung available na interviewer. So natatawa ako, pero being a professional, kasi syempre nag-interview kami, tatlo kami doon sa unang interview, tatlong tao, tatlong aplikante. So ako yung nasa gitna. Then, I'm just looking at her eyes because napakaganda niya guys. And, you know what? She's a half Pinay, half Chinese. Oops! Don't make an issue. I know, mahilig ako sa mga half foreign blood. But, you know guys, our situation is very serious, it's very complicated because she's been before in a serious personal relationship. So respetuhin naman natin yung guys. I just want to share kung ano ba yung feeling o kung ano ba yung nangyari during the interview. Siguro nabasa niya yung pangalan ko at namukhaan niya ako. Nakilala niya ako dun sa resume ko. So lumabas siya, nagulat ako. Ay, siya yun ah. Tapos ako, parang tumutumula ako kasi nahiya din ako. Siyempre ayaw ko naman magpaano sa kanya, di ba? Magpa-impress. Then, ayun, kinausap niya yung HR na parang pakiramdam ko lang, hindi ko naman talaga totally narinig, na parang naghahanap siya kung meron pa bang ibang interviewer. Kasi nga, she mentioned to me na hindi daw siya yung mag-interview sa akin kasi syempre, it's a personal thing. O, di ba, mahirap na, di ba, baka maapektuhan yung trabaho niya. But, siya lang yung available na mag-interview. So, no choice. And ayun na nga, tinawag niya yung pangalan ko, then tatlo kami nag-first interview sa panel interview. Then, nakakatuwa lang kasi it's been 2 years na nawala ako sa call center company and it's very refreshing na makapag-interview o na makapag-apply ulit sa ganung klase ng trabaho. And, you know, it's very serious because ayoko naman maka-apekto sa kanya na magkakilala kami sa isang online dating app. So, it's just a normal, casual interview. So, nakapasa naman ako guys. So, be honest, not biased kahit kilala niya ako sa chat. Nasagot ko naman yung tanong niya. So, pinademo niya kami paano kami magbenta ng isang aircon. Pero I admit na my grammar or my communication skills, it's not enough or it's not on the top of the line that they really need. Because inaamin ko hindi naman talaga magaling mag-English, but I'm trying to speak in English because in this platform, international language is English. And meron tayong mga viewers, meron ang mga subscribers na nasa ibang bansa. So I really need to speak in English kahit mali-mali man yan, naiintindihan naman ako kapapaano. So yun yung point guys. And ayun, pagkatapos ng initial interview, nagkaroon ng computer assessment, typing, then merong listening. So, i-re-type mo lang or you're going to choose what is the proper response to the on the situation. So, doon ako bumagsak guys because I'm not sure kung ano yung specific na mali ko sa siguro sa response ko na mali. Kasi lahat naman yun ay possible na tamang response doon sa concern ng customer, pero kailangan mong piliin yung mas dapat. So, doon ako bumagsak. So,
No, pagkatapos noon, lumabas ako, then chinat ko na lang siya na salamat at na-meet din kita in person. So, hindi siya masyado nag-reply, siguro busy siya sa work and ayoko naman siyang kulitin cause, di ba, personal yung naging relationship niya before, so ayoko naman siyang guluhin. And basta nakakatuwa lang kasi alam niyo naman ako guys, very friendly ako and marami akong sinasaliang online dating app. Bale mo, doon ko makita yung doon ko makita yung the one, but until now, wala pa siya. So, it's really good or it's really fun to meet other people because makikita mo yung personality nila, ma-adapt mo, may matututunan ka. So, most of the time na nakikita niya yung mga posts ko sa Facebook ay meron mga kasamang babae. Hindi naman ako chick boy, hindi naman ako fuck boy. I'm sorry for the word. Pero, you know, it's been fun lang na makakilala ka sa mundo ito because I'm a nice person. But, don't abuse it. Don't abuse it. Because everything's gonna be explode. That's what I'm saying. That's what I'm trying to say. Because hindi natin deserve na mabait tayong tao tapos lulukohin tayo. It's a no-no. Right? So, ayun lang guys. And, ano pa ba ang nangyari? Ayun, pagkatapos nga nun, may sumunto sa akin na ibang tao na, sir, baka gusto mo mag-try dito sa company namin. Nag-apply din ako, pero hindi na naman ako nakapasa. Sa araw na yun, nakatatlong company ako, guys. So, hindi ako nakapasa sa mga assessment nila. Mahigpit na sila ngayon. And I think the company na na-apply ako talagang bigatin. So, they really need a pro or magaling na call center agent. So, ayun na, naging masaya lang ako nung araw na yun kasi hindi ko na-expect na makita ko siya. And, you know, being a professional, hindi naman ako nagpapuri o hindi ako nagpa-impress. I'm just a normal na parang hindi kami magkakilala. Pero at least yun, di ba, na nakita ko na. Kasi minessage ko siya before na sabi ko, sana makapag-meet tayo but she's busy and that's the day that naman hindi mo inaasahan na siya pa yung nag-interview sa akin. So, it's a, ano, alam mo yun, yung it's a one in a million chances. Pero nangyari, di ba? So, I will keep this as a memory, you know. I'm a person that full of memories. And, just be fun, guys. Guys, nag-a-apply pa rin ako ng trabaho. And, by next year, hoping, in God's will, susunduin ako ng papa ko. So, I've been moving back to Germany. I'm looking forward, because, you know, it's not easy, because it's a lot of documents, it's a lot of preparation, some valid documents you need to present. If they will grant it, I'm moving forward and thinking positive na makakabalik ako ng Germany, lalo't nahanap ko na yung biological German father ko. Because alam niyo naman ako guys, I'm very, very serious na makabalik ng Germany. It's my dream for 21 years and nahanap ko na yung tatay ko. Ito na yung step na malapit ko ng mapagtagumpayan yung pangarap ko na makabalik ng Germany because I was born in Germany. So, doon ako pinanganak. And, you know, here in the Philippines, we have a saying, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So, gusto ko lang bumalik kung saan ako pinanganak. And thank you so much for supporting me since I started being a YouTube vlogger. Nakakatuwa lang kasi meron ng mga kababayan ko probinsya na nag-vlog na rin sila. So, keep it up, guys. Just do what you want to do. Keep going, keep fighting. I-share nyo kung anong gusto nyo i-share. Buhay nyo yan. And whatever. Basta, ipagpatuloy nyo lang yun, guys. Be yourself. And that's the important thing. And andito lang ako. I'm willing to collaborate with you. I'm willing to promote your YouTube channel. Magtulungan lang tayo, guys. Because this is one kind of showing how to be a real friend, right? And thank you so much sa lahat na nagbibigay lakas sa akin, sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga taong tumutulong at sumusuporta. Thank you so much, guys. So that's it. If you're feeling what I'm saying, keep your head up. And if you need someone to talk to, hit my line up. See you guys in another vlog.